good day. Top overhaul tayo ngayon ni Hali. Yan. Ito nga pala si Marlon. Marlon ng Etibac. Yan ang mekaniko ng Etibac. Malupit yan. Pumunta pa rito para i-top overhaul to. Yan, siya nag-top overhaul ngayon itong ating charade. Yan, si Marlon Caranoo. Guys, kung papagawa kayo, si Marlon Caranoo lang ha. Malupit yan. Kung magawin kayo ng Cavite, yan si Marlon. Ilalagay natin sa description natin yung contact number niya, pati yung Facebook niya para makita mo kagad. Okay. Warping tayo. Ito ang isa na nasukat na natin kung diretso o hindi. Okay naman siya. Papadouble check natin kay Marlon. Yan si Marlon, legit na mekaniko to. Tayo DIY lang tayo. Ipopost natin to para makita nung nakararami. At para pag nagawin ng Cavite, may kukontakin agad. Oh guys, mahirap na kasi ano. Matirikan tayo sa isang lugar so wala malapitan. At least meron na tayong alam. Lalagay natin sa description natin yung contact details ni Marlon. Para kung magawin kayo na ang Cavite, alam na. Yan, si Marlon ngayon ang ating mekaniko. Shoutout na rin kila Rex dyan. Nang Etibac. Yung mga lolo. Yung mga lolo natin dyan. Yan. 0.50 na rin siya, no? Mm-hmm. Yun nga sinabi ni Tata Rudy sa akin dati. Pag nilagyan ko daw ng 4K na carburetor to, mas masusuplayan niya yung kailangan na itong piston. Mas matulin. Sabi ni Tata Rudy. Ang kaso nga lang, ayoko naman ng tulin. Matulin niya, lakas naman sa gas. Matulin yung gas. Matulin yung gas. Sabi ko, stock carburetor lang ako, pwede na. Ayan, naka 0.50 na rin pala tayo. Lihan na rin yan, ano? Ito. Palagay ko, walang problema dyan dahil bakal naman yan eh. Ito ang tingnan mo. Palagay ko, okay naman siya. Diretso naman. Ito lang. Yan na legit yung mekaniko Marlon Caranoo. Diretso naman ano. Hindi pa nga ako duling. Talagang worn out lang yung ano. Oo, yung gasket lang. Wala nang na-overheat pa. Okay pa. Kinis lang. Okay, so maglilihat tayo ngayon. Okay, so tapos nang magpakinis ng ng cylinder head. Kinakabit naman ngayon yung mounting ng fuel pump. Ayan si Marlon. Lon, kaway ka naman. Ayan. Pagka natiri kayo sa nagawi kayo sa ano sa Balisuela sa Cavite, ayan si Marlon. Contact niyo. May dalang panghila. Ah, may dalang panghila. Kompleto yan. Ihilain, tapos doon na rin naayusin sa kanila. Saan man pwedeng hilain. Ayan, kompleto na rin to si Marlon. Meron yung mga extra ano to. Cylinder head. Ito pang lowered. Maglo-lowered kayo, ganito na rin yung gawin nyo. Mga 6 na ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito rin isa ganun din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasa hindi pa pwede sa akin yung pan-lowered. Mahina ang shock eh. Ngungud-ngud eh. Bawas-bawas na nga yung lift chin natin eh.
gasket tayo. Tapos ito, brand new na rin na timing belt. Coolant. Oil. Gasket daw. Tapos ito, si valve seal. Tapos ito, carb kit. So dito tayo. Okay, good day. Ito yung karugtong ng top overhauling na ginawa ni Marlon Caranoo. Shout out sa'yo. Try not to start. Actually, na-drive na namin to. Okay na okay. Sobrang ganda. Okay. Galing, start agad. One click. Yan. So guys, si Marlon Caranoo, located siya sa Cavite, sa nasa grupo ng Etibak. Yan, shout out kila Rex. Rex Banyes, kila Bonky, Luigi. Yan, sila Marlon, sila DK. Yan, taga-Etibak yung mga yan. Mababait yan, sobrang mabait yung mga yan. Kung sakali man mag-away kayo ng Cavite, huwag kayong kabahan. Merong sasaklolo sa inyo. Yan, si Marlon, sumasaklolo yan. Kapag ka talagang kailangan ng tulong, lalo na sa charade, charade talaga yung naayos yan, mga paps. Parang ako lang din yan na puro charade lang ang hawak. Kapag ka nag-away kayo ng Cavite, tapos nasiraan kayo, kaya
kung anong nasira doon sa mga parts ng Charidyo, yan, kontakin nyo lang, lalagay natin yung contact number ni Marlon sa description, contact number, FB, Messenger, lahat ng info ni Marlon Carano, ilalagay natin, okay? So, trusted yan si Marlon, sobrang trusted yan. Okay, so hanggang dito na lang, maraming salamat, thank you.